Hi guys, it's me, Pierjean Alfanta. Welcome back to my channel. Hello mga guwapa, hello mga beauties, hello mga magaganda. It's me, Pierjean Alfanta, and welcome po sa lahat ng mga nanonood dito sa channel ko. And today we are going to review a foundation, a newly released foundation from L'Oreal Paris. Itong pagre-review natin guys, personal na experience ko na naman to. Though, may nag-refer sa akin na panoorin nyo kay Miss Ann Klutz, and yes, napanood ko na. And so far, parang nagka-interest din ako. And sabi niya, i-try mo din yan, madam. I-try mo din. But hindi mo subukan. Gusto ko ding malaman kung ano yung parang kinalabasan ng ano, or kalalabasan ng foundation sa pagmumukha mo. So, sabi ko, okay, madam. A big shoutout to Madam Rachel Bacalia. Medyo na-intriga ako nung sinabi sa akin ni Madam Rachel na i-try ko daw din itong foundation na to. So, agad-agad ko siyang binili sa shop ng L'Oreal Paris sa Shopee. At that timing na nag-sale sila, this one, nakuha ko to sa hindi ganun kataas na halaga or hindi aabot sa SRP talaga niya, guys. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong first impression na to, hindi ito sponsored ng L'Oreal Paris. Walang nag-sponsor. Sarili ko pong pera, binili nito. Walang bias to guys. Gusto kong sabihin sa inyo kung ano talaga yung opinion ko or first impression review ko dito sa foundation na to. And if you want a second opinion or second thoughts sa foundation na to, gagamitin ko to makailang ulit. If you want to know the update sa paggamit ko nitong foundation na to, comment down below. Yes guys, alam kong excited na kayo and so am I. Okay. Gusto ko na siyang i-try sa pagmumukha ko kasi may plano akong i-wear talaga siya ng matagalan ngayon. Actually guys, gusto kong i-try itong foundation na to nang may init talaga yung mainit na panahon pero maulan ngayon. Parang nasabi ko din na okay, sa next time na lang. So, bago tayo magsimula sa ating first impression review, please, as usual guys, subscribe to my channel para dumami na tayo dito sa channel ko. And also guys, please do tap the notification bell, yung katabing bell po ng subscribe button, may katabing bell po yan. Please, pakiring po yan para man-notified po kayo sa mga upcoming videos ko dito sa channel ko. And of course, pag nakaabot na tayo ng 100 subscribers, may pag-giveaway po ako na bundle, next bundle at EB Contour. Dalawa po yung winner na kakailanganin ko. So, guys, spread the words. Share this video if you want to. Yung mechanics or rules ng pag-giveaway or paraffle, nasa ibaba. Ilalagay ko yung link sa ibaba, okay? Para mapanood nyo po yung mechanics. A big shoutout to Shena Shane, yung na-meet ko sa Sinulog, by the way. And, yeah. She's a wonderful girl and sobrang nakakatuwa, ang cute niya. And of course, a big shout out to Ate Katrina Innocencio Sayago. Hi Ate, and love you. Alam ko gusto mong magpa-shout out sa akin sa video. Ayan, big shout out. So guys, without dragging this too far, simulan na natin ang first impression review. Napaka-talkative ko, pagpasensya niyo na. Let's get into the review. So guys, for the foundation, ito yung itsura niya guys, ano? Makikita nyo? Ayan. Black yung parang print niya dito, in which nakalagay dito L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. It comes with a glass bottle and this one is 30ml. And parang may ano siya, oh, yung cap niya parang made of red, transparent na, no? Na bloody red na kulay, na transparent na cap. So guys, babasahin ko lang yung description nitong foundation na to. This one is, yung SRP nito is 550, pero I got this on sale at that time, so 450 to. Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation is the first ever all-day fresh matte look formulated with oxygen technology. I don't know kung ano yun. That's perfect for everyday wear. A long wear foundation that's so lightweight. Wow, ha? Ang ganda ng claim, guys. Lightweight. Okay, ito. It feels like nothing. Wow! Titingnan natin mamaya pag na-try ko na tong foundation na to. My God! Available in 8 shades. Look good, feel fresh all day. Actually, hindi lahat ng description nakalagay dyan. So, mayroon din dito sa bottle nung nakita ko. Again, ito, new oxygen technology, 24-hour fresh look and longer lasting. And this one, my claims to, yung liit eh. So, 24-hour fresh wear foundation. 24-hour fresh finish. 24-hour talaga guys ha. Sino bang magsusuot ng foundation ganyan katagal?
Siguro yung na-try ko, previously na-try ko, naka 15 hour ako. Pero itong 24 hour, hindi ko pa na-try, guys. As in, hindi ko pa talaga siya na-try. So, 24 hour daw, fresh finish. Covers imperfections. No transfer. No shine. Wow. No dry out. Wow. No mask effect. This one is 24 hour self evaluation on 117 subjects. Oh, okay. Parang na-try nila sa ano sa mga 117 katao siguro. New oxygen technology, breathable formula. So, oh, yun pala yung parang ibig sabihin ng oxygen technology. Actually, parang na-intriga ako sa ano na yan, sa content na yan eh. So, I'm in a shade golden beige 140. Yan. Hindi ko alam kung makikita. Basta, I'm in a shade 140 golden beige. So, this one is a 12-month consumption pag nabuksan. And, yeah. This one is made in China, 30 ml. Comes with a pump glass bottle. So, hindi ko pa siya nabubuksan. And, buksan ko lang saglit, guys. So, ito guys, nabuksan ko na. And, kung mapapansin nyo guys, dito sa bottle na to, may similarity siya dun sa parang nauna na L'Oreal Infallible 24 hour din. Ilalagay ko yung picture dito. So, parang ganito siya guys, oh. May dalawa akong L'Oreal Infallibles din dito, oh. Ayan, oh. May Pro Matte ako, ay may Pro Glow ako, tsaka Pro Matte. So, yung parang glass bottle na version, ganitong-ganito din yung itsura, okay? Ganitong-ganito din yung itsura ng isa, pero yung print niya red, kagaya nitong nasa Pro Matte. May naiba talaga. Yung text niya, at saka yung parang oxygen technology na content ng foundation na to, ito yung parang binago nila. I don't know kung same formula, or magkaiba na talaga. So, sa bottle guys, ito yung makikita natin. Ayan. I like the new packaging kasi may L'Oreal True Match ako. Ganitong-ganito yung itsura niya, guys. Magkapareho sila pero naiiba lang yung print and saka yung kulay ng ano ng cap. So, yung hindi ko lang gusto dito sa L'Oreal True Match case is yung parang itong parang sealed na cap niya. Natatanggal kasi, guys, eh pag nagbabyahe ka natatanggal siya. And minsan na-try ko talaga nagkalat yung foundation dito. And yun na nga parang hindi ko bet yung parang cap niya. But this one, guys, na surprise ako sa cap kasi, guys, sobrang tigas, oh. Sobrang silyado niya, guys. Maybe, guys, may nabasa yung L'Oreal Paris na review about sa L'Oreal True Match. So, parang ginandahan na nila yung packaging. Hindi siya basta-basta natatanggal talaga, which I do really like. Kasi kahit nasa biyahe ako, hindi ako mawo-worry na baka accidenting matanggal yung ano, yung cap ng foundation and then magkaroon ng kalat sa ano, foundation sa buong bag mo or sa buong pouch mo. Diba? So, eto guys, gustong-gusto ko yung bagong Isi-shake ko lang. Nangangati yung ilong ko. Ano ba yung nakain ko ngayon? Okay. Oh, yan. Oh. So, ito yung parang swatch niya, guys. And, makikita nyo, liquidy or... Oh my God. Eh, hindi ko ma-explain, guys. Pero, ang ganda niya sa feeling habang ginaganong mo. Hindi siya mousse na type. Hindi siya thick na type na foundation. Mag-focus ka, bro. Ipapakita ko sa inyo yung shade. Ayan, no? Ayan, kita niya ba? Oh, yan yung 140 golden beige. Parang silky smooth yung feeling niya sa ano. Habang ginaganyan mo, oh, masasabi ko talaga na maganda to, guys. Sobrang na-surprise ako sa texture niya. Sobrang na-surprise ako sa pagiging lightweight niya sa kamay. Parang wala akong in-apply na foundation din sa kamay. Oh, ayan, no? And I do really like na nagbi-blend siya sa skin ko. Agad-agad. I guess I got the perfect shade for me. May amoy siya na mabango talaga, no? Parang amoy lotion, na amoy perfume, na amoy yung parang cream na amoy shampoo na ang bango niya, guys. Hindi naman overly mabango na totally mabango na masakit sa ilong kasi, guys, may sinusitis ako. So bawal sa akin yung mga ano, yung mga overly scented na mga products. So hindi ako mahilig sa mga scented, but this one okay lang para sa akin yung scent niya. To test this foundation out, I am going to use a two different tools. So I guess I am going to use a sponge on this area. So damp sponge to, guys, okay? And this one, I am going to use this on this side. Malalaman natin, guys, kung okay ba yung application niya using these two
type of tool. So, tatanggalin ko lang muna tong foundation or makeup na meron ako, guys, ano, and I will be right back para makita natin kung ano yung performance niya sa pagmumukha ko, okay? So, guys, ayan na, ito na yung buong pagmumukha ko nang walang makeup. Ay, magtatago na lang ako. So, guys, I'm back and sisimulan ko na yung novena. Mag-apply na tayo ng foundation, okay? So, shake ko lang ulit. Uunahin ko yung side ng ano, yung side ng sponge. So, isang pump lang muna. Itong buong pump na to, guys, ilalagay ko dito sa half ng face ko. Okay? I-blend ko lang siya muna dito, guys, kasi yung mga liquid na type na foundation na ganito, guys, usually nag-a-activate yung ingredient or yung formula niya. Pag nilagay mo dito talaga, parang i-minix mo na ganito, parang pinapainit mo. Maglalagay ako dito sa half ng face ko. Half lang naman. And i-blend ko siya with a sponge, damp sponge. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, guys, na hindi pala ako naglagay ng primer kasi gusto ko talagang i-test out yung product, guys, sa pagmumukha ko talaga without that, kasi alam naman natin, guys, na para sa mga normal na tao na yung hindi naman makeup artist, alam naman natin na hindi talaga tayo mostly kahit ako, guilty ako dyan, guys, hindi talaga naglalagay ng primer sa pagmumukha, especially pag nagmamadali ka na, ganun. So far, guys, wala akong naging problema sa unang pump natin. And okay yung coverage. Medium coverage lang siya. Hindi siya yung parang full coverage na type na foundation. And I don't know kung makikita nyo bang may dewiness na nangyayari. Hindi din siya ganun ka-flat na matte. Parang may ganun, may kaunting shine ng kaunti. As in, super nipis lang niya sa pagmumukha, guys. Kasi medyo na-absorb ng ano, ng sponge. So, guys, alam kong kikwestiyonin nyo ako, okay, sa comment section kung buildable ba tong foundation na to. Okay, itatry natin siyang lagyan ulit ng pangalawang pump, okay? So, eto, ayan. Again, imimix ko lang. Papainitin ko lang yung ano, yung foundation. Buti pa yung foundation, pinapainit. So, ito na yung pangalawang pump ng foundation, guys. And so far, sa nakikita ko, hindi siya ganun ka-full coverage. But I think, pag naglagay ka pa ng another pump nito, makakover niya na talaga yung parang ano. Nakikita ko pa yung parang pekas ko dito, guys. So, mga pekas ko dito. Medium coverage lang talaga siya, guys. Hindi siya full coverage na type na foundation. And again, ito yung may foundation na side. Hindi pa siya totally nag-set. So, aantayin lang natin na mag-set ng kaunti ito and then itatry natin i-touch. Kasi yung claim dito, guys, kanina, diba? No transfer, no shine. So, no dry out, no mask effect. So, wala akong nafe-feel na heaviness sa pagmumukha ko, guys. So, like, masasabi ko talaga sa inyo, guys, na mas magaan talaga yung feeling kumpara dito sa L'Oreal True Match. Ito, habang inaantay natin mag-set yung foundation, maglalagay ako ng dalawang pump dito sa kabila using a brush. So, ayan. Since dalawang pump yung una, dalawa din yung pump na lalagay natin dito sa kabila. Okay? But this time, brush yung gagamitin natin. Alam naman natin, guys, na pag brush yung ginamit natin, medyo full coverage talaga yung magiging effect. So, titingnan natin kung full coverage ba siya pag brush yung ginamit natin. Okay? So, guys, ito na yung sa side ng brush. And yun na nga, guys, sa nakikita nyo, sa napapansin nyo talaga, mas manipis talaga yung application ng damp sponge kumpara dito sa ano, sa brush. Usually, ganun talaga. Pag gusto mo ng full coverage, brush yung gamitin nyo. And kung gusto nyo naman ng less coverage, gumamit kayo ng beauty blender or mga damp sponge. Sa nakikita ko, sa brush side, guys, still, hindi pa din ganun ka-full coverage. Pero mas grabe yung coverage niya dito kumpara dito sa kabila. Okay? This time, I think nag-set na yung foundation. So, wala dang transfer. No transfer. Hindi ko may gagarantiya sa inyo yan, guys. Kasi may kaunti siyang transfer. I don't know kung makikita nyo ba. Or nakikita nyo ba? Yan. Slight lang naman. Hindi naman
heavy-heavy na transfer talaga. Hindi siya tipo na foundation na yung parang mafe-feel mo na nag-foundation ka. Mafe-feel mo talaga na medyo mabigat sa pagmumuka. This one, yung claim nila na breathable, masasabi ko talaga na lightweight itong foundation na to. Hindi ko na kailangan mag-conceal, guys, kasi wala naman akong dark circles. I know, I look so pale. So, kailangan ko na itong iset ng powder. I am going to finish my makeup off-cam na lang. Actually, simple makeup lang naman. Please stand by and I will be right back. So guys, ito na yung final look and of course guys, may dadagdag lang ako ng kaunti. Baka maitanong nyo, okay? Yung feeling niya guys, pag hindi mo na-set ng powder, by the way, medyo may pagka-sticky siya ng kaunti pag ginanon mo. So that's why itong foundation na to, kailangan mo talaga siyang iset kasi hindi siya nagsiset into powder eh. So, yung claim dito guys, hindi yun yung parang na-feel ko at nakita ko kanina. Yung transfer proof niya guys, may transfer talaga siya ng kaunti. So no shine, may shine din kanina guys. Alam ko, nakita nyo nung pag-apply ko sa sponge at pag-apply ko sa brush, pag ginaganon ko yung mukha ko, hindi talaga completely matte yung nangyayari, right? Yung no shine, no dry out, hindi nga naman siya natuyo. Time check guys is 8:40 PM. So, this time guys, malalaman na natin kung magtatagal ba itong foundation na to sa pagmumukha ko. Iwi-wear ko to hanggang sa gusto ko, hanggang mag-umaga habang nag-e-edit ako. Iwi-wear ko tong foundation na to para malaman natin guys kung talaga bang nagtatagal to. And to tell you honestly guys, yung klima ngayon maulan pero talagang mainit. Mainit talaga guys, napakainit ng panahon. This time, I'm going to wear this for hours, and I am going to update you guys later on. So please do stand by until the end of the video kasi dun ko na i-finalize lahat. Please stand by guys, I will be right back. Oh, be ako kupat ba mag-video ka? Dili, ikaw kung videoan. Sa ika-comment mo ron nga, walay suga, walay kuan. Nindot siya. Kuan, nihamis ang naong. Mura siya. Ganun. Flawless siya tanaw. Nice siya. Nindot siya nga foundation bito. No. Hamis lagi. Mura siya. Ni Pino ang kuan. Ang texture, no? Pag ako mag-primer na yung kuan. Nindot ang infallible. Ganun ko kay. Oh, dili puti. Tino. Nindot lagi siya. Ni kani mong namurag ni hayag sa tanaw. Ni hayag pero dili siya puti nga puti no. Murag ni match ra siya sa tanaw. Fresh looking siya tanaw. Ka ano lagi tayo bo? Ano ah, murag bulay foundation ni ka pa. No. Kuan siya smooth. Oh? Smooth. Panit no na. Smooth lagi gihikam ba smooth siya. L'Oreal. Nang collection ko L'Oreal. Ah, daon sa color. Kani ay. Sa to. Liquid. Liquid foundation, bago lang katong bago nga abot ganina ba? Naman good ko yung aning alori, bilabay na ako. Lahi na siya. Oh, dagan kay ko L'Oreal dire, napo ko too much dire. Amo day fresh wear, mo day fresh looking ka. Nangulikta ko kuano, nangulikta ko L'Oreal. Ano ka? Nam ko mga L'Oreal good, oh L'Oreal infallible. Mga infallible, infallible sad na. Kani too much, duha ni ka ba kung too much? Asa ba? Asa mo too much ba? Na tara, kani. Duha ni ka ba kung usa kay kuan? Tara. Nangulikta ko L'Oreal, mga L'Oreal. Too much pwede pa rin, ha? Ako lang ni isa. ayaw ng yellow. Kay, oh, ikaw pati ang... Mo sa dili na dark, dili na dark. Di magbagay sa akong skin. Dili lagi na dark. Ha? Di na dark. Awa, puti na. Ito ka daghan. Daghan mo lang. Oh, pero nindot siya nga kung naong lagi rin, no? Ganahan lagi ko sa kung naong, eh. Nagtanaw sa ko dito sa kuan sa CR. Kul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 
kayo? Humot siya. Pero dili siya sa ingon nga kanang grabe ka severe nga pagkahumot, no? Nga mura siya na perfume ko yo. Dagi, humot gani. Oh, hala, nanay lain nag-review. Lain nag-review pero naka-hit sa kuan foundation. Ano mo ka? Pa. Wait. Uy. Na ko i-review foundation. Bago pa kong libang.
Nakagribe foundation 24 oras na ni sa kung nao. Ano na ipasa? Nindot. Nindot. Sure. Oh, 24 oras naman. Oh, 24 oras na niya. Unsa imong kuan sa kung nao? Wala iya pa napapas. Unsa ko rin sa? Honest. Wala iya pa napapas. Wo, gyapon mapapas? Oh, nindot gyapon. Nya, ang akong ngandaong, wakira. Init ra pa kayo. Okay. Oh, nagpapawisan. Nag-greet, ganin na pagmata na ko, nag-greet touch ra ko, nag-blush on ra ko. Nya, nangilay. Ay, naman. Lipstick mo ra, wala na ko nag-greet touch. Okay, ano dyan? Tarong review, nag-review ako pa. Lagi, okay na lagi. Aprobado. Barator ka yung foundation pa. Nya okay, good check quality, no? My God, 24 hours. Hi guys, 24 hours na yung nakalipas. Since nagamit ko itong foundation ng L'Oreal Infallible na yung 24 hour matte wear foundation. Guys, 24 hours yung foundation dito sa pagmumukha ko. And to tell you honestly guys, hindi lang ako yung na-impressed, pati yung partner ko at pati rin si Ate Jing Jing. Actually, nagtanong ako nung pagkagising ko kinamumagahan. Nagtanong talaga ako, Ate, kumusta yung foundation sa pagmumukha ko? Sabi niya, ha? Hindi mo tinagal yung foundation. Ba't ka nag-makeup habang natutulog? So, sabi ko, ganun talaga eh. Nagre-review ako ng 24-hour foundation. So, kailangan ko talaga ipakita. So, ayun na nga guys. Nagtanong ako and sabi niya, yung foundation daw, parang naging skin ko na parang nag-blend or nag-mix na siya sa skin ko. That's why parang naging manipis yung foundation tingnan sa pagmumukha ko. Parang balat ko lang talaga tingnan. Still light, napaka-lightweight pa rin talaga guys. And hindi talaga siya natatanggal dito sa pagmumukha ko. Sa 24 hour guys, actually medyo may nakikita na akong nagpipik na mga oils, okay? May mga kaunting oils na, you know, lumalabas. But kakaunti lang, guys. Habang tinatanong ko si ate, talaga napabilib din siya sa foundation, guys. Ano? Mga 11:30 siguro, umalis ako ng bahay, papuntang school. Hindi ko niretouch yung base. So, ang ginawa ko lang, right after ko magtanong ni ate, guys, nagretouch lang ako, ng kakaunti lang naman. Naglagay ako ng blush on, yung parang blush on plus highlighter na. So, medyo glowy talaga siya tingnan. And then, excuse me. And then, naglagay ako ng pangkilay kasi kilay is life. Tapos, yung lipstick at saka mascara. Kahit umuulan guys, mainit pa din. Okay, hindi talaga malamig yung panahon. Nag-take ako ng shots sa camera ko. So, ipapakita ko yung picture ko kanina, ng selfie ko kanina guys. Dito, banda dito. Ilalagay ko yung picture. And then, sobrang masashock ka talaga guys. Sobrang ganda ng picture. Tingnan. Mga 18 hours na pala. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diba? 10 hours. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, mga 2. So, it's been 18 hours guys since na-wear ko yung product. 18 hours. And then, ganyan pa din kaganda yung selfie picture ko. Like, sobrang, as of this moment, nandito na ako sa bahay. Nag-film na ako. 24 hours na talaga guys. Mahigit. Ali, bae. Shh, bae, come here. Alik ka muna. So, bae. So, guys, eto. Andito yung anak ko. Tatanungin ko siya sa pagmumukha ko. Bae, tingnan mo mukha ni mama. Tingnan mo muna mukha ni mama. Nice. Nice pa din? Ma, yung foundation ko. Ignang YouTube, mama. Pulis ako yung ganda ko. Oo. Kayong lahat sa YouTube. Alik, bae. Bae, tingin ka dito sa YouTube. Kayong lahat sa YouTube, pinapakilala ko po sa inyo si John Azaria Hube, John Azaria Alfanta Hube, and siya po ang baby police ko, baby sundalo, baby SWAT, and all. Kasi yan yung parang pangarap niya. Magtuga ninja, mama. Oh, napapag ninja. Sige, siya yung baby ninja ko. Oh, Jesus, grabe. Nakuha na SWAT. Ano sa tingin mo yung foundation ni mama? Tingnan mo makeup ni mama. Nice. Hindi na pangit? Hindi pangit? Weh, dito ka marap. Hindi pangit foundation, mama. Tingnan mo, manalamin tayo, ha? Ayan, may salamin. Hindi pangit foundation, mama? Hindi. Hindi? Ito? Ito makeup ni mama, hindi pangit? Hindi. Hindi? Sure, promise? Oh! Gwapo ko. Gwapo ka? O, syempre, liwat kong mama. Namuti ko.
Hindi naman, ganyan lang talaga kulay mo. So yun nga guys, sobrang dami kong tinanong. Tinanong ko si ate, yung partner ko, yung anak ko, tinanong ko talaga kung ano ba yung performance ng foundation, and yun yung mga opinion nila guys. Dun sa selfie picture ko kanina na 18 hours, sobrang na-amaze ako. Ang ganda niya sa mukha ko guys, to think na super super duper ang lalaki ng ano, ng pores ko sa mukha. And yes guys, walang allergy itong foundation na to. Hindi ako nangangate, hindi ako kailanman nagkaroon ng any complaints dito sa foundation na to. Sa pag-oil up guys, talagang super duper yung parang yung performance niya sa mga oily skin. Napaka-perfect to sa mga oily skin guys, kasi talagang piniprevent niya yung face na maging oily. Pag gusto mong gumamit ng foundation na to, kailangan mo talaga siyang iset ng loose powder or iset mo ng pressed powder para talaga guys, matuyo yung product. Huwag mong i-leave na yung liquid foundation lang sa skin mo, kasi may tendency talaga siya guys na mag-oil up agad-agad kasi nga hindi mo na-iset ng powder. So, magtatagal itong foundation na to guys pag na-iset mo lang ng powder. For me guys, all in all, I do really love this one. Parang ito na yung all-time favorite ko na foundation as of this moment. To tell you honestly, mas gusto ko pa ito kaysa sa Superstay ng Maybelline. Nagustuhan ko yung Maybelline, pero mas gusto ko to guys. As in, sobrang lightweight. Na parang, kung yung sinabi nila, yung claims nila na parang it feels like nothing. It really does feel like nothing. To tell you honestly guys, for the price, for its price guys, sobrang kabahan na ang mga high-end na mga products nito guys, kasi itong L'Oreal Infallible 24-Hour Matte Wear Foundation with Oxygen Technology, this one is a must-buy na type na foundation. Highly recommended. Sobrang napaka-honest ng opinion ko na to guys. Hindi sa na-influensyahan ako ng iba. Ito po ay sarili kong experience. Once again, lahat-lahat ng product na nire-review ko, ginagamit ko talaga pang personal talaga guys. Hindi ko sinasabi na kayong lahat, marahil ay magugustuhan nyo itong foundation na to. But why don't you try this foundation guys? Subukan nyo itong foundation na to. To tell you honestly guys, it worked for me. It works for me. Hopefully na mag-work din sa inyo. Hindi ko din sinasabi guys na mag-work talaga siya sa any skin types. Pero still, just give it a try guys. Alam nyo na. And kung highly recommended ko ba itong product, yes of course. This will be my all-time favorite foundation. Ito na yung masasabay ko talagang kinikrave ko na type na foundation talaga na I think talagang magre-repurchase ako ng magre-repurchase. Yeah, I guess that's the end of this first impression review. And I hope na nag-enjoy kayo guys. I hope na nakatulong yung experience ko at opinions ko na na-share sa inyo. I hope na kayo din magkaroon ng interest na bumili ng product na to. And yeah, thank you all so much guys for watching. Follow me on my social media accounts. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa channel ko. And yes guys, thank you all so much beauties. I love you and see you again on my next video. Bye!